Ikaw mo. Ayan. So for my first question kay Dennis. Ayan. Hi, Dennis. Congratulations. Hi, Chad. Ayan. Thank you. So my first question is, how different yung role na Ismael at gaano siya kasimilar sa'yo sa totoong buhay? And masaya ba na magkaroon ng three wives? Ayan. Okay. Salamat dyan sa tanong mo. Well, unang-una, si Ismael, isa siyang mapagmahal na asawa. Actually, napaka mapagmahal niya kahit sa tatlong asawa niya. At sa pamilya niya, napaka mapagmahal niya rin. Actually, yun yung inuuna niya. Ayaw niyang suwayin yung utos ng kanyang ama. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya dahil ganoon din ako, mapagmahal. Wala pa akong asawa, pero mapagmahal ako. Pero mapagmahal din ako sa aking pamilya. Lagi ko silang inuuna. Siguro pagkakaiba naman namin, si Ismael kasi, kaya niya eh. Kaya niya yung i-handle yung tatlo. Ako, hindi ko kaya. Hanggang isa lang talaga ako. Tapos, mahirap magkaroon ng tatlong asawa. Siguro, si Ismael kaya niya yun dahil gawa ng sitwasyon na nagdikta kung bakit kailangan niyang gawin yun. Pero, kung isang ordinaryong Pilipino na Kristiyano, medyo mahihirapan, lalo na sa panahon ngayon, mahirap yung buhay. Ang pagkakaroon ng tatlong asawa ay parang mas makakadagdag yun sa paghihirap ng buhay. So, at magulo. Kung mapapanood nyo tong Legal Wives, magkakaroon kayo ng idea kung paano ba magkaroon ng tatlong asawa na legal na sa isang punto ay magkakasama-sama sa isang bahay. At makikita nyo doon, kaya excited ako mapanood nyo to. Kung meron kang isang na-realize bilang lalaki, ano yung na-realize mo portraying the role ni Ismael? Siguro na-realize ko na importante yung magkaroon ka ng mahabang pisik. Magkaroon ka ng mahabang pasensya sa lahat ng bagay. At na-realize ko na bago mo harapin yung mga problema mo o bago mo hanapan ng solusyon, kailangan mo maging kalmado sa bawat bagay na gagawin mo, bawat desisyon na gagawin mo, kailangan kalmado ka para makayanan mo yung ganong klaseng miserableng buhay. Thank you, Dennis. And for the three wives naman, gusto ko lang malaman, ano yung difference ng mga character nyo dito sa series na to? Kumbaga, ano yung pinagkaiba ng mga hugot ninyo, yung mga struggle ninyo bilang wife? Ayan. Anyone can answer dun sa three wives. Sino pwedeng una? Andrea? May kanya-kanya po kasi kami pinaglalaban talaga eh, na mabigat. Doon talaga nang gagaling yun. Pero kung ma-differentiate ko siya na pag magkakasama kami, I think doon niyo po makikita na parang si Amira yung medyo mas maloko, playful, mapang-asar. Si Diane yung talagang parang siya yung pinaka-competitive, I guess, doon sa tatlo. Kasi talagang gusto niya masolo si Ismael. I think dahil nga po coming from dahil Christian nga po siya, iba yung paniniwala niya. And si Farah naman, siya yung, I guess siya yung pinaka, sa amin tatlo siya yung pinaka-tame. Siya yung pinaka-mapagbigay na ginagawa niya kung ano yung tama. So very interesting po talaga pag nakita niyo na nasa isang eksena sila kasi totoo yung sabi ni Dennis, magulo talaga. Magulo. Mm-hmm. Sakit sa ulo. Thanks, Andrea. And for Miss Alice naman, Miss Alice, paano binago ng series na to yung pananaw mo sa mga lalaki having multiple wives? Well, sa totoo lang, let's be frank, a lot of Filipinos have multiple wives and they're not Muslim, right? So it's not like it's something foreign to us. But I realize why now that they have
more wives, why I think honestly, every religion is different. Even Roman Catholics at some point, I forgot which king of England, he created his own, I think it was King Richard, he created his own religion so he could remarry, right? So because he couldn't have more than one wife, so he said, okay, I'll create my own religion. So what is it? I mean, I've always been open to different religions. So para sa akin, kung ano yung paniniwala mo, dun ka, kung saan ka masaya. It's your life. It's your beliefs. So just be happy. Thank you, Miss Alice. And for Bianca naman, ayan Bianca, in real life ba, kaya mong magmahal ng isang Ismael? Si Ismael lang po ang tinitignan natin, hindi ko po. Yung character ni Ismael. Yes. Ano yung something kay Ismael na nagustuhan mo? And ano yung meron din sa kanya na you think kailangan mong pag-isipan? Ayun, before going to a relationship sa isang taong ganito. Siguro po ang bilang Bianca po, ang nagustuhan ko po kay Ismael ay yung pag-aalaga niya at yung respeto niya sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa babae. Yun actually doon siguro mahuhulog ang loob ko sa kanya. Kung meron mang pag-iisipan, siguro kailangan ko munang siguraduhin kung despite yung age gap, kung talaga bang handa siyang mahalin ako at mahalin ko siya. Yeah. Would you prefer a more mature man kesa sa kasing age mo? I think wala po akong definite answer. Honestly, it's depende po eh. Depende sa pinagdaanan, depende sa experience, and sa akin po, honestly, I wouldn't say that age would really matter. Ang mahalaga po sa akin, sa tingin ko, ay yung pagmamahalan namin, yung pagkakaintindihan namin. And that's all that matters. Yung alam nyo at on the same page kayo, mahal niyo isa't isa. The rest will follow. Nice. Thank you, Bianca, and congratulations, everyone. Thank you. Thank you, Chad. Maraming salamat kay Chad. Next natin is from Cinema Bravo, si Jonel. Hi, Jonel. Hello po. Good afternoon po, Sir Elmo. Go ahead. For everyone. Start po ako kay Sir Dennis. Go. Hello. Lagi kang may big role sa mga teleserye mo mula noong 2002 sa kahit kailan, Silinda ng Twin Hearts, Mula Ulong Darna, etc. Ano ang masasabi mo sa idea na never kang nawala ng teleserye every single year na nasa GMA ka? Masaya. Masayang masaya. Wala akong masasabi kundi puro pasasalamat at hanggang ngayon, binibigyan pa rin ako ng ganitong mga kalalaking shows. Napapasali ako sa mga ganitong programa. At utang na loob ko yun talaga sa GMA. At wala akong masabi. Grabe yung pag-aalaga nila na hanggang ngayon itiwala pa rin sila sa mga pinagagawa ko hanggang ngayon. Kaya thank you. Thank you. Meron bang pressure magaan man or mabigat para sa legal wife? May pressure, palaging may pressure, lalo na pag merong mga ganitong bagong programa. Tapos, syempre hindi pa natin alam kung paano to tatanggapin ng mga manonood. Umaasa kami na sana ay welcome nila to ng buong buo, ng buong puso. Dahil itong programa na to ay hindi lang siya drama, hindi lang siya isang napakagandang kwento, kundi marami talaga silang mapupulot dito. Kahit hindi sila Muslim, kahit anong relihiyon man, isa lang yung lengguwahe na
sinasanita na dito, yun na yung tunay na pagmamahal na makikita nyo na dito sa programa na to. Kaya sana abangan nila. Salamat, Dennis. Kayo, Miss Alice naman. Hi, Miss Alice. Hi.